Naku sir, sorry po, hindi ko po sinasadya. Anong hindi sinasadya? Tawagin mo ang manager mo. Pasigaw na sabi ni Mr. Ramon at isinaboy sa kanya ang kape. Nagulat si Bong. Lahat ng kape ay napunta na sa damit niya. Ang sabi ko, tawagin mo ang manager mo. Pasigaw na sabi muli ni Mr. Ramon. Kasalukuyang dadali na ni Bong ang in-order na kape sa isang mayamang lalaki. Nakita niya na nagbabasa ng dyaryo ang lalaki. Paglapit niya, ibinati niya ito. Sir, magandang umaga po. Narito na po yung order niyong kape. Sir, tinitiga ng milyonaryong lalaki ang kape. Papalis na si Bong pero pinigilan siya ng lalaki. Waiter, sandali lang. Natigilan si Bong at bumalik sa lalaki. Pagbalik niya, ay tinikman ng lalaki ang kape. Pero nang malasahan ito ang kape, e bigla itong iniluwa. Anong kape ba to? Napakasama ng lasa. Nalungkot si Bong. Sir, brewed na kape po yan. Siguro nga brewed, pero ang sama ng lasa ng kapeng to. Anong klaseng waiter ka? Imbis na binigay mo sa akin kagad ang kape ko, ipalakad-lakad ka lang dyan. Sir, kinukuha ko lang po yung order ng ibang customer at ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Ang trabaho mo ay makinig kapag nagsasalita ang customer mo at hindi kung ano-ano yung ginagawa mo. Medyo natulala si Bong sa mga masasamang salita na sinasabi ng aruganteng lalaki. Alam mo, meron akong importanteng meeting dito. At kapag naging maayos ang lahat, ay kaya kong bilhin ang lahat dito. At kasama ka na doon, pagyayabang ng lalaki. Malungkot na tumingin lang si Bong sa aroganteng lalaki. Nagalit ang lalaki. Paano maayos ang meeting namin mamaya kung ang bibigay mo sa akin ay kaping ito, ang sama ng lasa? Umorder ba ako sa'yo ng masamang lasang kape? Hindi po, sir. Takot na sabi ni Bong. Well, dalan mo ako ng masarap na kape. Yes, sir. Takot na sabi ni Bong. Kinuha ni Bong ang kape at nagmamadaling kumuha ng ibang kape. Habang naghihintay ang aruganting lalaki, ay may tumawag sa kanya. Yes, Mr. Zamora? Mr. Ramon, nandiyan ka na ba sa meeting place natin? Medyo malilate lang ako dahil medyo matraffic yung nadaanan namin. Pasensya na sa paghihintay. Naku, Mr. Zamora, okay lang po. Hindi naman ako nagmamadali. Pasensya na ulit, Mr. Ramon, ha? Kumusta ang restaurant dyan? Naku, okay naman, Mr. Zamora. Good. Mabuti naman. Magkita na lang tayo maya-maya. Sabi ni Mr. Zamora. Yes, Mr. Zamora, dito lang ako. Samantala, inihahanda na ni Bong ang masarap na kape na nais ni Mr. Ramon, ang aruganting mayamang lalaki. Ibinigay ni Bong ang kape sa lalaki at hinintay niya na malasahan muli ang kape. Pagtikim ni Mr. Ramon, ay nasarapan ito sa kape. Ayun naman pala eh. Ayos, masarap to. Sabi ni Mr. Ramon. Naturuan ka naman pala. Akala ko isa kang walang kwentang waiter. Kahit papano, hindi naman pala. Tahimik lang na nakatingin si Bong kay Mr. Ramon. Nga pala, Bong. Ilang taon ka na ba? 29 years old po, sir. Biglang natawa si Mr. Ramon. 29 years old? At hanggang ngayon, isa ka pa ring waiter. Kawawa ka naman, Bong. Sir, nagtatrabaho naman po ako ng marangal. Tulad ng iba. Ay nako, huwag mo na akong bulahin. Ako, 32 na ako pero sa loob ng 3 taon, ay nakuha ko na ang gusto ko. Muli ay nalungkot si Bong. Nga pala, may pamilya ka na ba, Bong? Wala pa po, sir. Oh, mabuti naman. Dahil kung may pamilya ka, ay hindi ka dapat nag-waiter. Ano lang ipapakain mo sa pamilya mo kung waiter ka lang? Sa puntong iyon, ay nasar na si Bong. Sir, wala po kayong karapatan na sabihan ako ng ganyan. May kanya-kanya tayong buhay. Anong sinabi mo? Sabi ko, sir, wala po kayong karapatan na pakialaman ang buhay ko. Napatingin si Mr. Ramon kay Bong. Bakit? Nasar ka na ba? Totoo naman sinasabi ko, di ba? Isa ka lang waiter. Napapuntong hininga na lang si Bong.
Iinom sana muli ng kape si Mr. Ramon. Ngunit pag-angat niya ng baso ng kape, ay may nakita siyang tulo ng kape at nagulat siya. Pagtingin niya sa tablecloth, ay may kaunting bakat ng kape. Nag-init ang ulo ni Mr. Ramon. Ano to? Bakit mo dinamuhin ang tablecloth? May importante pa naman akong meeting. Ano lang sasabihin ng kamiting ko? Nagulat si Bong. Naku sir, sorry po, hindi ko po sinasadya. Ano kanyang sinasadya? Tawagin ang manager mo. Masigaw na sabi ni Mr. Ramon at sinaboy sa kanya ang kape. Nagulat si Bong at lahat ng kape ay napunta na sa damit niya. Ang sabi ko, tawagin ang manager mo. Masigaw na sabi muli ni Mr. Ramon. Dahil sa lakas ng sigaw ni Mr. Ramon, ay narinig ito ng manager at nilapitan si Mr. Ramon. Nakita ng manager na may bakat ng kape sa tablecloth. Naku sir, sorry po. Papalitan ko na lang yung tablecloth na to. Dapat lang. At saka ganun lang ang gagawin mo eh. Ano naman ang gagawin mo dyan sa engot na waiter na yan? Tumingin ang manager kay Bong. Pagkatapos, ay muling kinausap si Mr. Ramon. Sir, ipagpasensyahan nyo na po si Bong. Ipapatrain ko na lang ulit siya sa supervisor namin. Train? Anong iti-train? Hindi. Ang dapat dyan ay tinatanggal. Sinabi ko na sa kanya na may importante akong meeting dito. Anong ginawa? Dinumahin pa rin yung tablecloth. Nananadya yung waiter na yan. Palibasa, isang walang kwentang waiter. Galing sa mahirap kaya makitid ang utak. Nagsalita si Bong. Sir, sorry po, pero hindi ko po sinasadya. Anong sorry? Matapos mong dumihan, magsusorry ka? Ang dapat sa'yo, tanggalin na turuan ang leksyon. Ngayon, Miss Manager, gusto ko tanggalin mo na siya. Muling tumingin kay Bong ang manager. Sir, ako na po yung bahala kay Bong. Kapag inulit pa niya, ipapatanggal ko na siya. Hindi. Gusto ko ngayon na. Tanggalin mo na siya. O gusto mo, pati ikaw ay patanggal ko. Nagulat ang manager. Sir, hindi naman po dapat na umabot pa sa ganito. Nakikiusap ako na ako na lang ang bahala sa waiter ko. Hindi. Ang sabi ko, tanggalin mo na siya. Kung hindi, gagamitin ko impluensya ko para pati ikaw ay matanggal. Natahimik ang manager. At tumitig itong muli kay Bong. Sige po, sir. Para matapos na po yung lahat at para sumaya na po kayo, ay ngayon din ay sisanti ng waiter ko. Nagulat si Bong. Nagmakaawa siya kay Mr. Ramon. Sir, please, maawa na po kayo. Sabay lumuhod si Bong. Sir, maawa na po kayo. Kailangan ko yung trabahong to. Hindi. Dapat sa'yo matanggal. Wala kang kwenta. Kinausap ng manager si Bong. Bong, sige na. Umalis ka na para hindi na humaba pa yung problema. Ma'am, please, huwag niyo po akong tanggalin. Naiiyak na sabi ni Bong. Bong, sige na. Umalis ka na. Hahaba pa yung problema eh. Humanap ka na lang ng ibang trabaho. Walang nagawa si Bong kung hindi yung umalis nang umiiyak. Haha, dapat lang sa'yo yan. Wala kang kwentang waiter. Mamalimos ka na lang. Pang-aasar ni Mr. Ramon kay Bong. Sir, wala na po si Bong. Papalitan ko na lang po yung tablecloth niyo. Hindi. Ilipat mo na lang ako sa loob ng restaurant. Okay, sige po, sir. Lumipat na nga ng table si Mr. Ramon sa loob ng restaurant. Biglang tumawag muli si Mr. Zamora kay Mr. Ramon. Hello, Mr. Zamora? Yes, Mr. Ramon, malapit na ako. Okay ka lang ba dyan sa restaurant? Okay lang naman ako, Mr. Zamora. May nakainitan lang ako na waiter. Pinatanggal ko na rin. Dinumahan kasi yung table na gagamitin natin. Ganun ba? Kawawa naman yung waiter. Sabi ni Mr. Zamora. Naku, walang kwenta yun, sir. O sige, Mr. Ramon, at nandito na rin lang ako sa restaurant. Magkita na lang tayo dyan. At mag-relax ka na lang sa business deal natin, okay? Okay, Mr. Zamora. Thanks. Masayang masaya si Mr. Ramon. Ayos. Pag na-close ko yung deal na to, matutupad lahat ng pangarap ko. Maya-maya pa ay naglalakad na si Mr. Zamora papunta sa table ni Mr. Ramon. Biglang nagsalita si Mr. Zamora sa likuran ni Mr. Ramon. Mr. Ramon, nandito na ako. Masayang lumingon sa likod si Mr. Ramon. Pagharap niya ay nagulat siya. Si Bong, ang waiter na ipinatanggal niya, ang ka-business deal niya. Gulat na gulat si Mr. Ramon.
Oh, Mr. Ramon, parang nakakita ka ng multo ah. Nagsalita si Mr. Ramon. Ikaw yung ka-business deal ko? Binibiro mo ba ako? Hindi, Mr. Ramon. Paanong waiter ka lang kanina ah? Oo, waiter ako. Ako ang may-ari ng karamihan sa mga restaurants dito. Sanay ako na mag-waiter dahil nag-waiter din ako bago lumago yung mga business ko. Lahat ng mga business deal ko ay sinusubukan ko ang mga ugali at katapatan. Gusto ko ng mga ka-business deal ko ay tapat at mapagkakatiwalaan. At may pagmamahal sa mga empleyado ko. Kinausap ko ang mga manager ko at kasabwat ko sila. Alam nila lahat kung paano ako magpalago ng negosyo. Lalong nagulat si Mr. Ramon. Ngayon, alam ko na ang tunay mong ugali. Pero Mr. Zamora, gusto ko lang namang maayos yung meeting natin. Maayos yung meeting? Kahit tanggalin mo lahat ng mga tao na hindi mo gusto? Huwag kang mag-alala, Mr. Ramon. Kilala na kita. Bankrupt ka na at itong business deal na lang na ito ang bubuhay sa'yo. Pero sinayang mong pagkakataon. Hindi ako makikipag-close ng deal sa'yo, Mr. Ramon. Mr. Zamora, huwag mo namang gawin to. Sorry, Mr. Ramon. Ikaw ang gumawa nito. Kung gusto mo, bibigyan kita ng trabaho. Gusto mo bang maging janitor ko? Dahil doon, ay umalis na lang si Mr. Ramon at naglaho na ang kanyang mga pangarap. At dito na po nagtatapos ang ating kwento, mahal na ka-MP. Tandaan po natin na igalang natin ang lahat ng taong makakasalamuhan natin. Huwag maging mapanghusga sa iba dahil baka bumalik ang hindi magandang ginawa natin sa iba. Maraming maraming salamat po sa inyong nanood, mahal na ka-MP. Shoutout po sa lahat ng mga kaibigan natin na wala sawang sumusuporta sa ating munting channel. At shoutout din sa iyo na nanood ng video ito. Huwag niyo pong kalimutang i-like at subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod pang upload. Aasahan ko kayong muli sa susunod na upload, mahal na ka-MP.